tayo pong lahat ay manalangin. Banal at maawain naming Amang Diyos na umiibig sa amin, nagkatipon po kami nung nakaraang linggo upang saliksikin ang Biblia. Salamat po sa pagpapahintulot na maunawaan ng maraming tao ang biyaya ng Diyos at maligtas. Kami na mga tinubos ng napakahalagang dugo ng Panginoon ay nakikiusap na naway protektahan, pamunuan at patnubayan mo kami ng iyong biyaya, salita at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makapamuhay kami ng naayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. Kung mayroon mang hindi palubusang maunawaan ang biyaya ng Diyos maging pagkatapos mapakinggan ang salita, pakiusap, buksan mo po ang kanilang mga puso upang maunawaan ang dakila at kamangha-manghang biyaya ng Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan at kasiguraduhan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Naniniwala po kami na ikaw ay kasama ng lahat ng iglesia sa aming bansa at sa maraming iglesia sa buong mundo at pinoprotektahan sila. Sa mga brothers at sisters na iniingatan ng kanilang pananampalataya, ay ipinapangaral ang ebanghelyo sa may hirap na sitwasyon. Kumilos nawa ang banal na espiritu at tulungan sila na maganap ang misyon na pagpapalaganap ng ebanghelyo na ipinagkatiwala ng Diyos sa huling panahon. Pakiusap, pagalingin din ninyo ang mga nasa may karamdaman at nanghihina. Bigyan sila ng kalakasan at panghawakan nila ang iyong salita at kapangyarihan upang walang sino man ang matisod. Panginoon na nagbibigay sa amin ng iyong salita na aming kinakailangan at nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin, pakiusap, tulungan ninyo kaming maunawaan ang banal na kalooban ng Panginoon na nais mong ihayag sa amin. Kami po ay dumadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan chapter 15. Juan chapter 15. Juan chapter 15 mula verse 1 hanggang 10. Babasahin ko po yung Juan chapter 15 verse 1 hanggang 10. 1:15, 1 hanggang 10. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sinuman ay hindi nananatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng ama, gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig.
Noong nakaraang linggo, araw-araw tayong nagtipon upang pag-aralan ang Biblia at sa pagkakataong ito, maraming tao ang nakapakinig. Gustong-gusto nating makapag-imbita ng maraming tao na hindi paligtas at makinig ng salita ng Diyos. At ginawa natin ito. Ang mga hindi nakadalo sa church ay nakinig sa kanilang tahanan online. Sa tingin ko, marami sa kanila ang nakaunawa ng plano at hiwaga ng Diyos at naunawaan ang biyaya ng Diyos at naligtas. Hindi natin alam ng detalyado kung sino at ilan yung tao na naligtas. Subalit, alam ng Diyos at nalalaman rin ito ng taong ligtas. Ngayon, pinaka nakakamanghang bagay sa ating buhay sa mundong ito ay ang katotohanan na tayo'y naligtas. Ito ang biyaya at hiwaga ng Diyos. Kung tayo ay tiyak ng naligtas, kasunod nito ay ang bagong buhay. Ang Christian life ay buhay na hindi lamang nananatili sa mundong ito, kundi hanggang sa langit magpakailanman. Ang mga bagong naligtas ay kailangan magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia. Kapag ang isang tao ay naligtas, hindi ito magtatapos dito. Ang bagong buhay ay nagsimula na bilang tunay na Kristiyano at bilang anak ng Diyos. Napakaraming bagay ang dapat nating pag-aralan at dapat ding matutunan. Ang mga hindi ligtas ay hindi makakaunawa kahit pa magbasa, makinig, o kahit mag-aral sila ng Biblia. Ganun din ako noon. Nagbasa ako ng Biblia ng napakaraming beses bago ako naligtas. Binasa ko yung Biblia sa abot ng aking makakaya. Ito'y sa loob ng 4 na taon nang ako ay nag-aral sa seminaryo. Kaya nabasa ko yung buong bagong tipan ng higit na 50 beses sa loob ng kaunting taon. At yung lumang tipan naman ay higit na 30 o 30 na beses. Nagbasa ako ng isang chapter bago ako kumain. Kagaya nito yung paraan ko noon. Subalit, nang mabasa ko yung Biblia pagkatapos kong maligtas at maipanganak na muli, para bang ibang aklat yung binabasa ko. Bakit? Dahil hindi ko po naunawaan ang nilalaman ng Biblia noon. Natutunan natin yung makamundong kaalaman gamit yung ating isip. Subalit, maunawaan natin ang Biblia sa pamagitan ng ating budhi. Subalit, hindi ito posible kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya't maunawaan ng mga naligtas ng paunti-unti ang Biblia kapag pinag-aaralan nila ito. Hindi mo maunawaan ang lahat kaagad. Ito ay parehas sa mga bata na lumalaki mula sa madadaling bagay, nagsisimula sila doon sa basic hanggang sa yung matataas na katotohanan. Kung paano ang sanggol ay umiinom ng gatas mula sa kanyang ina, kasunod ay lugaw at pagkatapos nun ay matitigas na pagkain. Sinasabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 18, "Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo." Habang natututunan natin yung Biblia, yung ating kaisipan, pati na rin yung personalidad ay paunti-unting nababago. Tayo ay lalago ng maayos bilang anak ng Diyos at habang lumalago ay nagbabago ang ating buhay. Yung ating pag-iisip, pananaw, salita, at kilos, ito ay nasa proseso ng pagbabago. Yung pagbabago ay isang natural na bagay. Ito ay ibang-iba bago at pagkatapos nating maligtas. Maunawaan mo ang mga bagay na di mo sukat akalain noon at makikita mo ang mga bagay na parang imposibleng mangyari sa ating buhay. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng Biblia.
At ang lahat ng pagbabago sa ating kaisipan at buhay pagkatapos maligtas ay sa pamamagitan din ng Biblia. Kaya ang pag-aaralan o ang pag-aralan ng Biblia ng mabuti ay ang pinakamahalagang bagay. Ang Christian life ay hindi ang formal na relyosong buhay na iniisip ng maraming tao. Yung bang tuwing Linggo, yung mga tao sa ibang reliyon ay pumupunta sa church. Ang ginagawa nila doon ay umaawit, nananalangin, nagwo-worship, at sinisikap nilang mabuhay ng mabuti. Ito po yung ginagawa ng mga relyosong tao. Opo, kailangan nating mabuhay ng may mabuting moralidad. Subalit yung pananampalataya ay higit kaysa dito. Ang Diyos ang nagtalaga na tayo'y maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang nagpahintulot sa atin na maligtas sa pamagitan ng biyaya o ng kanyang biyaya. Kung paanong ibinigay ni Jesus sa atin ang lahat ng biyaya sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang Diyos ay naghanda ng lahat ng mga bagay sa mga Kristiyano upang mabuhay bilang anak ng Diyos pagkatapos maligtas. Kaya yung Christian life na pinaplano ng Diyos ay buhay na hiwalay sa sanlibutan. Hiwalay po ito sa sanlibutan. Silang mga hindi pa na ipanganak na muli ay mga nagsilayo sa Diyos at patungo sila sa walang hanggang pagkawasa. Gayunpaman, tayo ay mga nagsibalik na at patuloy na lumalakad tungo sa Diyos. Ito ay nasa himno. Yung sabi doon ay, "Toward that high place, I go forward every day." Sabi doon, "Toward the high place, I go forward every day." Araw-araw. Araw-araw tungo sa mataas na kaharian ng Diyos, sa langit at kalwalhatian. Ang katawan ay nasa lupa, subalit ang kaisipan ay nagpapatuloy tungo sa langit. Kaya, bagamat nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo ay hindi sa sanlibutan, kundi inihiwalay mula sa sanlibutan. Sa Juan chapter 15, "Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya, ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan." Tayo ay hiwalay na sa sanlibutan. Kaya magmula ngayon, paisa-isa nating pag-aralan kung paano mamuhay. Tiyak na ang buhay pananampalataya ay hindi formal na buhay relyoso. Kaya ngayon, mula sa mga salita na binasa ko sa inyo, na mga salita ito ni Jesus. Kaya ang pamagat natin sa araw na ito ay buhay na nananatili sa Panginoon. Sa Juan chapter 15, ang mga salita ni Jesus ay napakahalaga. Sa verse 1, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga." Sa Israel ay napakarami ding puno ng ubas. Alam po ba ninyo ito? Ang tunay na puno ng ubas, kapag ipinapaliwanag ng Panginoon yung katotohanan, gumagamit siya ng talinhaga. Ito ay sa pamamagitan ng mga praktikal na bagay na madaling maunawaan ng sinuman. Kaya sinabi ni Jesus na siya yung puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga na nagpapalaki sa puno. Ang pinuputol ng magsasaka, yung puno na yung part ng puno na hindi namumunga at tinatawag itong pruning. Pruning yung tawag po doon. Pinuputol ng magsasaka ang tuyo at yung patay ng mga sanga upang yung sanga naman na namumunga ng marami ay lalo pang mamunga. At sinabi rin ni Jesus doon sa verse 3, sabi niya, "Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Sa talata na ito, si Jesus ang siyang puno ng ubas at ang mga ligtas na banal
Sila yung mga sanga na nakakabit sa puno ng ubas. Ganito yung sinabi ng Panginoon, kaya kayo'y malininis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay namatay para sa atin at dumanak ang kanyang dugo upang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Sa gayon ay pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pagkatapos nating maunawaan ang salita, ang ating mga kaluluwa ay nilinis sa pamagitan ng pananampalataya. Ayon sa 1 Pedro chapter 1 verse 22, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ang mga kasalanan natin ay napatawad na. Tayo ay ligtas na. At ang mga kaluluwa ay nilinis na. Naiisa ang kahulugan. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ngayon ay ligtas na kayo. Silang mga hindi pa ligtas ay hindi pa nalilinis ang mga kaluluwa. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ngayon, para sa mga Kristiyanong ligtas, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang puno at ang sanga ay hindi na ngayon mapaghihiwalay. Ngayon, ang mga sanga ay hindi na mahuhulog pa mula sa puno. Ang sanga na nakakabit sa puno ay lalago at mamumunga sa pamagitan ng pagtanggap ng mga nutrisyon mula dun sa ugat. Paano ito mangyayari? Ito ay dapat na nakakabit sa puno. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ako ay nakakabit sa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin. Ganito kayo napag-isa sa Panginoon. Kayo'y manatili sa akin. Bakit kaya sinabi ng Biblia na kayo'y manatili sa akin? Dahil maaari tayong hindi manatili sa Panginoon. Kapag ipinanganak ang isang sanggol, siya'y kinakalong sa mga bisig ng kanyang ina at lumalaki sa pag-ibig at ito ay sa pag-aalaga ng buong pamilya. Kung nang ipinanganak ang sanggol at nagsabing, "Aba, nagsabi yung sanggol na, "Salamat po, Nay, Tay. Ngayon ay magtatrabaho na ako. Pupunta sa trabaho." Hindi ito pwedeng gawin ng bata. Sa pag-ibig at pag-aalaga ng buong pamilya, ang trabaho niya lamang ay ang kumapit sa mga braso ng kanyang ina. Inumin ang gatas niya at lumaki. Tama po ba? Ito yung ginagawa ng sanggol? Sa umpisa, pinagmamasdan ng pamilya yung bata at sinasabi, "Oh, peekaboo, peekaboo." Pagkatapos ay sinasabi ng bata, "Ay, sawa na ako." Tapos gumapang siya kinagabihan at lumabas ang bata sa bahay. Sinabi nung napadaan, "Bakit gumapang ang batang ito na parang aso? Iniwan ba siya?" Kapag dinala ng taong ito ang bata sa bahay ampunan, ito ay malaking problema. Imposible ito. Dahil ang maliit na bata ay walang lakas para iwan ang kanyang mga magulang. Kaya, hindi sinasabi ng mga magulang sa mga anak nila ang ganito, "Huwag kang aalis ng bahay ha, dito ka lang." Dahil, yung bata wala naman siyang lakas para iwan ang kanilang tahanan. Subalit, ang mga taong ligtas ay naligtas na ang mga kaluluwa mula sa impyerno. Pero napakalakas ng pagnanasa ng kanilang laman. Dahil mayroon pa rin tayo ng dati nating pagkatao, kaya dapat tayong manatili sa Panginoon. Pero ayaw ito ng laman natin. Kapag tumuntong na sa puberty ang isang tao, gusto nilang umalis sa bahay at gawin ang anumang gusto nila. Dahil mayroon pa rin tayong laman, kaya nais nating gawin anuman ang nais natin. Kaya sinabi sa atin ng Panginoon, "Kayo'y manatili sa akin." Dapat
nating gawin ito dahil maari tayong hindi manatili sa Panginoon. Gayunpaman, magkasulungat kung ang isang taong ligtas ay namumuhay ng ayon sa kanyang pagnanasa, subalit kung mayroong ganun, mahirap malaman kung siya nga ba talaga ay ligtas o hindi. Ang mga ligtas ay nararapat na manatili sa Panginoon. Kaya, ang manatili sa Panginoon ay utos ng Panginoon sa ligtas na Kristiyano. Sa lahat ng mga Kristiyano. Ngayon ay sinisikap nating pag-aralan kung paano manatili sa Panginoon. Kung kayo ay ligtas, ay dapat ninyong malaman ng detalyado kung ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon. At dito sa Juan chapter 15, papakita natin po yung sa screen, yung Juan chapter 15 verse 4. Makikita niyo po ito sa screen, yung Juan chapter 15 verse 4. Kita na po ba sa screen yung Juan chapter 15 verse 4? Sabi dito, kayo'y manatili sa akin. Yes, Juan chapter 15, yung sa verse 4, ang sabi dito, kayo'y manatili sa akin. Ang mga ito ay sinabi ni Jesus. Ito ay sinasabi niya sa atin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kapag ang isang sanga ay nakakabit sa puno ng ubas, ito ay lalaki habang tumatanggap ng dagta mula sa ugat at natural itong mamumunga. Natural! Hindi ito nangungahulugan na mamumunga siya ng mag-isa. Sinusunod nito yung alituntunin ng paglikha. Kaya, kung yung sanga ay nakakabit, ito ay natural na mamumunga. At kung ito naman ay hindi nakakabit, natural din itong hindi mamumunga. Kayo rin ay hindi mamumunga kung kayo ay hihiwalay sa akin. Ang puno ng ubas ay dapat na mamunga ng ubas. Ang puno ng mansanas ay dapat mamunga ng mansanas. Gaano nga nakakapanlumo sa isang magsasaka na nagtanim ng ubas kung ito ay hindi mamumunga? Yung magsasaka ay nagtatanim ng ubas ay ang Diyos Ama. Isinugo niya si Jesus para tayo iligtas, sa gayon ay kumapit tayo kay Jesus at namunga. Sinabi ni Jesus, sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama at kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Subalit, ano ngayon ang ibig sabihin ng manatili sa Panginoon? Sa screen, makikita natin yung Juan chapter 1, verse 16. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat. Ayan po. Makikita niyo na po sa verse 16 po ha. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Bakit ko po ipinapakita sa screen ang Bible verse sa halip na ipahanap sa inyo? Ito ay para dun sa mga bagong ligtas. Noon ay maaari ninyo silang tulungang hanapin yung pahina habang nakaupong magkatabi. Ngunit ngayon, dahil sa social distancing, ay hindi po tayo makaupo ng magkatabi. Kaya naghanap ako ng ibang paraan para sila tulungan at napagdesisyonan kong ipakita yung mga talata sa screen. Anyway, dun sa Juan chapter 1 verse 16, ang sa kanya ay tumutukoy kay Jesus. Mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Kay Jesus, puspos ng biyaya at katotohanan. Tayo ay tumanggap ng kapuspusan ng biyaya na na kay Jesus. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ang biyaya ng kaligtasan ay isang beses lang natin natanggap, subalit tayo ay patuloy na tumatanggap ng biyaya pagkatapos ng ating kaligtasan. Giving more and more, always adding more. His grace is bountiful and still giving us more. Dapat tayong patuloy na tumanggap. Ang biyaya ng kaligtasan ay minsan lang. At mayroong ibang biyaya na patuloy niyang ibinibigay pagkatapos nating malignan. Tingnan natin yung verse 10, Juan chapter 10, verse 10, dun sa kaligat na ang bahagi. Sabi rito,
Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Binabantayan ng pastol ang tupa at pinangungunahan sila upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ito ng may kasaganaan. Si Jesus, siya yung pastol at tayo naman yung mga tupa na pinapakain ng Panginoon. Dito, sila'y magkaroon ng buhay. Ibig sabihin, kaligtasan. At ng may kasaganahan, ito naman yung tumutukoy sa buhay na patuloy na ibinibigay ng Diyos pagkatapos ng ating kaligtasan. Sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan at magkakaroon nito ng may kasaganahan. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Nang may kasaganahan ay katumbas ng biyaya na sinundan ng iba pang biyaya. Kaya tayo'y nagpapatuloy upang makakuha ng panustos. Kaya kung ang sanga ay nakakabit sa puno, patuloy itong makakatanggap ng dagta. At ito'y lalago. Habang ito'y lumalago, ito'y magbubunga sa huli. Doon sa Juan, chapter 15, verse 5, sabi nito, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami." Hindi lamang mamunga, kundi mamunga ng marami. Tayo'y dapat mamunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung hiwalay sa puno, ang sangay di lalago, di magbubunga. Ito'y matutuyo at mamamatay. Kung puputulin ito, mabilis itong matutuyo, bagamat mabubuhay pa ito ng ilang saglit lamang. Kaya, ang kasabihang sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa, ito'y nangangahulugang maging ang mga naligtas ay hindi lalago sa pananampalataya malibang nanatiling nakakabit sa Panginoon sa kanilang buhay pananampalataya. Malibang sila'y nananatili sa Panginoon. At kung wala silang paglago sa pananampalataya, walang pagbabago sa kanilang pag-iisip, walang pagbabago ng pag-iisip, ibig sabihin, walang pagbabago sa buhay. Kaya, walang nakakamit sa kanilang buhay pananampalataya. Naligtas kayo dahil sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos. At patuloy tayo makakatanggap ng biyaya at buhay na inilaan ng Diyos pagkatapos ng kaligtasan upang ang inyong pananampalataya ay lumago at magbunga para sa kalwalhatian ng Diyos. Subalit, kung hiwalay sa Panginoon, walang magagawa. Anong ibig sabihin nito? Maaari kang makapamuhay na hiwalay sa Panginoon. Ngunit ito'y napakalaking pagsalungat. Sinasabi ng ilang tao, sila'y naligtas. Subalit ang kanilang puso'y hindi nababago, maging ang buhay nila ay hindi nababago. Siya'y kagaya pa rin ng dati at maging pagkatapos ng kaligtasan. Well, kagaya pa rin ng dati. Siya'y sakim pa rin, nagsasalita ng walang ingat at kumikilos ng walang ingat. Kung gayon, nagdududa ako. Talaga bang ligtas yung ganitong tao? Talagang napapaisip ako. Maaring dahil hindi pa siya talaga ligtas, o marahil ligtas na siya subalit hiwalay siya sa salita, hindi nananatili sa Panginoon. Hindi siya nagbabago, wala siyang anumang magagawa. Ibig sabihin, hindi siya makakapamuhay ng nararapat na buhay pananampalataya bilang isang Kristiyano. Sinabi sa verse 6, "Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila'y titipunin at iahagis sa apoy at masusunog. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo." Tama ito. Yung sangang nabali na sa puno ay matutuyo. Anong itsura ng tuyong sanga? Tuyong sanga.
Wala na ang puno ng ubas kung ito'y matutuyo. Walang sinumang mapapakinabangan o walang anuman ang mapapakinabangan dito. Ito'y nagiging pangit at baluktot. Hindi ka makakagawa ng kahit ano, kahit nga palamuting gawa sa kahoy na pwede mong ilagay sa dingding. Hindi mo ito mailagay. Anong pwedeng mangyari dito? Panggatong lang. Ganun lang talaga po yung sanga ng ubas. Magiging panggatong na lamang siya dahil wala itong gamit. Kaya sinabi nito, sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Ito ay maaring impyerno para sa ilang tao. O maging sa mga naligtas habang nabubuhay sa mundong ito, walang matitira sa kanilang kristyanong pamumuhay. Parabang nasunog sa apoy. Kaya ang ganitong tao ay mukhang misteryoso. Kung titignan natin yung ganitong tao, mas malaki ang posibilidad na hindi talaga sila ligtas kaysa sa ligtas siya. Subalit, nagkakaproblema sila. Ang taong ligtas ay dapat mayroong patotoo ng kaligtasan. Kung yung bata ay ipinanganak, ito'y lumalaki. Siya'y humihinga, tumadapa, kumugulong, at tumahawak siya dun sa paan ng mesa tapos tumatayo. Humahakbang, nagpapakyut siya sa harapan ng kanyang pamilya. Kung siya'y tatanda, ang susunod naman ay siya'y tatakbo na. Pag mas matanda pa, ay itutulungan niya na yung kanyang tatay. Subalit, paano kung ipinanganak yung bata at yung katawan ay ganun pa rin kagaya nung ipinanganak siya? Ito'y malaking problema. Magiliw mo siyang tinitignan nung siya'y ipinanganak. Subalit, paano kung ganun pa rin yung itsura niya makalipas ng isang taon, tatlong taon? Ayos lang ba sa'yo ang ganitong sitwasyon? Malaking problema yun. Subalit, ang ganyang bagay ay bihira lang. Napakabihira lamang, maliban na kung meron talagang kakaibang sakit yung bata. Sabihin natin, isang tao ay naligtas. Subalit, wala siyang anumang pagbabago. Well, ito'y salungat. Kaya, paano kayo lalago? Una, kailangan ninyong manatili sa Panginoon. Ang bata ay kailangang manatili sa bisig ng kanyang ina upang lumaki. Kailangan siyang mahalin na talaga ng kanyang buong pamilya. Ganito dapat lumago ang inyong pananampalataya. Kung gayon, ano ang pananatili sa Panginoon? Upang matutunan isa-isa ang mga ito mula ngayon, titingnan natin sa verse 7. Sa Juan chapter 15 verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa iyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ngayon, upang manatili sa Panginoon, una, manatili sa salita. Kung kayo'y mananatili sa akin, kung kayo'y mananatili sa Panginoon, ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Ang Panginoon ay nagpakita sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Dahil siya'y inihayag sa pamagitan ng salita, ang manatili sa Panginoon ay ang manatili sa salita. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Kung ako'y mananatili sa Panginoon, ang salita ng Panginoon ay sasa akin. Tayo'y nagbabasa at nakikinig ng Biblia. Ang makinig ay upang matuto. At isa ulo rin ito. Ang mga salitang ito ang bumabago sa ating puso at pag-iisip. Sa pamagitan ng salita, siya'y nagbibigay ng masaganang biyaya at buhay. Ang kaligtasan din ay sa pamamagitan ng salita. Lahat ng ibinigay sa atin na masasaganang biyaya, buhay at ng Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng salita. Kung iiwan natin ang Panginoon at salita, wala tayong anumang magagawa. Kung ang isang ligtas ay hindi nagbabasa ng Biblia at nakikinig ng kanyang salita
at namumuhay nang ayon sa kanyang sariling kalooban, kung gayon, hindi ito mabuti. Ang bata ay dapat na uminom ng gatas ng ina upang lumaki ng mabilis. Subalit, paano kung hindi siya kakain? Pwede ba siyang humanap ng sigarilyo? Walang ganito. Hindi ito angkop sa bata. Subalit, paano kung ang isang ligtas ay gustong-gusto ang lahat ng uri ng walang kabuluhang kwento sa mundo at ayaw mag-aral ng Biblia? Paano lalago ang kanyang pananampalataya? Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at iyon ay bibigay sa inyo. Ang kahulugan ng salitang anumang inyong nais ay kung ang salita ay nananatili sa akin, alam ko kung ano ang dapat kong ipananangin. Hindi ibig sabihin na magbibigay siya ng basta-basta lang. Kung ang salita ay nananatili sa akin, malalaman ko kung anong uri ng panalangin ba ang dapat meron ng isang Kristiyano. At kung mananalangin tayo ng tama, diringgin ito lahat ng Diyos ayon sa paglago ng pananampalataya kung ang isang bata'y lumalaki ng maayos ay ibinibigay ng magulang ang kailangan niya. Ganon rin, sinasagot ng Diyos ang panalangin. Kaya nga, dapat nating patuloy na pag-aralan ng Biblia. Subalit, kung pag-aaralan ng Biblia, natututunan ninyo ba ito sa sarili lamang? Nang maligtas kayo, naligtas ba kayo dahil matalino kayo? Meron bang sino man? Ang mga unang naligtas sa atin ay ipinanalangin ako. Yung mga naunang naligtas, ginabayan ako at tinulungan akong makinig ng salita. Kaya naman, naunawaan ko ang biyaya ng Diyos at ako'y naligtas. Mahirap maligtas kung walang tulong ng sino mang naunang naligtas sa atin. Napakapalad natin na may mga Kristiyanong naunang naligtas sa atin. Pamilya man natin sila, kamag-anak, kaibigan o sino mang naligtas. Ang mga taong naunang naligtas ay nahirapan at nanalangin upang maligtas ang iba. Yung taong ligtas ay itinuturing ang kaligtasan ng iba na mahalaga kagaya ng natanggap niyang kaligtasan. Kung ang tao'y naligtas, ang Diyos ay nalulugod. Hindi lamang ang Diyos, kundi yung mga naunang naligtas. Pamilya man niya ito, kamag-anak o kaibigan, bagamat walang kinalaman sa kanya sa laman, kung siya'y naligtas, napakasaya nila. Ito yung ebidensya ng taong ligtas. Kung naligtas man o hindi ang iba, wala akong pakialam dyan. Naku, hindi maaring ganun. Well, paano kung may lindol at gumuho ang bahay? Tumari, nagkaroon ng sunog sa isang bahay at namatay yung mga tao doon. Kaya naman yung bumbero at yung mga lifeguards ay sumusuong sa panganib upang makapasok dito. Kung hukayin nila ang gumuhong gusali at sumuong sila sa sunog upang iligtas ang kahit isa lang tao, yung buong bansa ay nagpapalakpakan kung may na-rescue kahit isa lamang. Ang ilan ay pumapatay ng ibang tao, subalit yung iba ay nagliligtas. Tayo talaga ay nagagalak, tapos pumapalakpak tayo. Tama po ba? Nagsasaya tayo kapag may naliligtas na kaluluwa. Tayo'y nagagalak sa pagliligtas ng katawang nabubuhay lamang ng ilang taon. Subalit, gaano ba nakakagalak kung ang mga taong pupunta sa impyerno ay maliligtas? Sila'y magiging mga anak ng Diyos at mapupunta sa langit. Hindi ito mangyayari kung walang tulong ng ibang naunang naligtas. Ang pananampalataya ay hindi lalagong mag-isa. Ipinanganak ba ang mga bata sa kanilang sarili at lalaki ng mag-isa? Kung paano ang isang bata ipinanganak sa pamagitan ng pag-ibig at buhay ng magulang at lumalago sa pamagitan ng pag-ibig at pag-aalaga ng buong pamilya, ganun rin tayo sa gitna ng mga banal. Pag-aralan ng Biblia ay hindi pwede ng sariling, ng nag-iisa lamang. Yung sariling pagbabasa ay hindi sapat. Pagkatapos nating maligtas, may mga bagay na alam na natin. Subalit, mas maraming bagay ang hindi natin alam.
Kaya nga, nagtitipon tayo at natututo habang tayo nag-aaral dun sa Greek word ng salitang church ay eklesia. Ang salitang eklesia ay inihiwalay na grupo. Silang naligtas sa mundo ay inihiwalay na grupo. Gaano man karami ang pagtitipon ng mga taong hindi ligtas, hindi ito tunay na eklesia. Isa itong relyosong grupo. Ang church na nasa Biblia ay isang grupo ng born-again Christians, inihiwalay na grupo. Ang church ay lugar na pinagtitipunan para magturo at matuto ng salita. Kaya ang pinakamahalagang bagay sa tuwing tayo ay nagtitipon ay ang pag-aralan ng Biblia. Nagtitipon ba tayo para lang makita ang isa't isa? Nakakatuwa na makita ang isa't isa, makita yung mga mabubuting elder, mga mabubuting diakono at minamahal mong kaibigan. Maaari tayong makita sa church. Napakabuti. Sa tuwing ang mga Koreano na nasa Amerika ay pumupunta sa church para makita ang mga kapwa Koreano. Nagtutulungan. Pinapatnubayan ng ilan sa trabaho. Pati na rin yung pag-aaral ng kanilang anak. Pero hindi iyan ang layunin ng pagpunta sa church. Yung pinakaunang layunin ng pagpunta sa church ay para matuto ng salita. Iglesia, lugar upang matuto. Merong pagtuturo ng Espiritu Santo sa loob ng church. Kaya, yung mga naligtas ay nagtitipon ng magkakasama at ang mga taong nagtuturo ng salita ay dapat munang matuto para maturuan din ang iba. Sinabi na ang Biblia ay isinulat sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, kailangan na yung taong nagtuturo ng salita ay dapat munang matuto para maturuan din yung iba. Kaya nasusulat doon sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ganun din, doon sa 2 Pedro, chapter 1, verse 21, sabi naman, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ang salita ay hindi mauunawaan kung walang tulong ng Espiritu Santo. Kaya, sa mga hindi pa born again, noon ay nag-aral ako sa isang seminaryo ng 4 na taon pero wala akong naalalang mga natutunan ko bago ako na ipanganak na muli. Wala po. Wala po talaga akong maalala. Di kalaunan ay nalaman ko na yung mga nagtuturo doon, sila po ay hindi mga born again. Kapag ganon, anong maari nilang maituro? Titingin lang sila doon sa nilalaman ng libro at ituturo nila gamit yung sariling katalinuhan, lohika at yung mga katuruan. Gayunpaman, ito ay hindi pagkain sa Espiritu. Kung wala ang tulong ng Espiritu Santo, hindi natin maunawaan ang Biblia. At hindi rin natin matuturuan ng Espiritu Santo o hindi tayo matuturuan ng Espiritu Santo. Kung ganun, paano natin maituturo yung Biblia sa iba? Kaya nga doon sa unang Juan, chapter 2, verse 27 hanggang 28, sabi rito, tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay mananatili sa inyo. Babasahin ko ulit. Sa unang Juan, chapter 2, verse 27 hanggang 28, tungkol sa inyo, makikita niyo ito sa screen, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Tingnan natin muli yung verse 27. Tingnan natin ng maigi. Ang sabi dito, tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Yung pagpapahid, ito'y tumutukoy sa Espiritu Santo.
Ang itinuturo ng pagpapahid sa inyo ay gayon din ang itinuturo ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ay naninirahan sa mga taong ligtas. Sabi, lalo't lalong kabanalan ni Jesus ay ipalam. Diwang banal, gurong tunay, ukal kay Kristo'y turuan. Ang salitang kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman ay hindi nangangailangan na hindi mo na kinakailangan ng magtuturo sa iyo kung ito'y nangangahulugan na hindi na kinakailangan pa ang katuruan mula sa tao bukod sa katuruan ng Espiritu Santo. Kaya kung titingnan natin sa Biblia, nasusulat doon na ang mga taong unang naturuan ay dapat din namang magturo sa iba. Hindi na natin kailangan ng katuruan mula sa tao bukod sa katuruan ng Espiritu Santo. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Tignan natin ang maigi yung talatang ito. Yung Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay, lahat ng mga salita na kinakailangan natin pagkatapos ng kaligtasan. May mga salita na kailangang malaman bago maligtas at may mga salita ng biyaya ng Diyos na nauunawaan natin upang maligtas at mayroon ding mga salita na dapat malaman matapos nating maligtas. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin sa lahat ng mga bagay na ito. Sabi, ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan, kung paanong kayo'y tinuturuan ito ay gayon kayo manatili sa kanya. Kung paanong kayo'y tinuruan ito ay gayon din kayo manatili. Yung salitang at ito'y totoo at hindi kasinungalingan, ito'y nangangahulugan, yung katuruan ng Espiritu Santo ay hindi kailanman naging mali. Mga kapatid, sigurado ako na may ilang mga tao na nagkakamali sa kanilang pananalita sa ating church, ngunit may nakita na ba kayong nagturo ng Biblia sa maling paraan? Silang mga tumutuligsa sa atin ay hindi naman alam kung ano ang itinuturo natin at maraming mga libro patungkol sa ating itinuturo. Ako at yung ibang mga pastor ay nagsulat ng maraming aklat at yung mga itinuturo namin ay nasa YouTube. Kaya nga kung bubuksan mo yung smart TV mo, pwede mo makita doon sa JBCH yung Sunday, Wednesday sermon, pati na rin yung Bible seminar. Pwede mong panoorin yun palagi. Hindi ba napakabuti ng ganitong panahon natin? Hanapin mo kung may anumang mali sa aming itinuturo. Ang iba kasi, hindi pa na pinapanood pero nagsasabi na ng masama ng walang dahilan. Ipinako sa krus at pinatay ng mga Hudyo si Jesus dahil pinaratangang may maling katuruhan. Kung tinitingnan o kung titingnan yung mga gawa, chapter 24, alam ninyo kung ano ang ipinaratang ng mga tao kay Apostol Pablo na siyang sumulat ng 14 na mga aklat sa Bagong Tipan. Sabi dun sa gawa, si Jesus daw ang sekta ng mga Nazareno at si Apostol Pablo yung pinuno nito. Kaya nga sinisikap nilang patayin yung mga tao. Gayunpaman, si Pablo ay isang Hudyo at mamamayan rin ng Roma. Kaya sinabi niya, dudulog ako kay Cesar. At pagkatapos, siya ay nagpunta sa Roma para litisin. Sa katunayan, siya ay pumunta doon para mag-evangelize. Gayunman, meron bang mali? Nahanap mo ba? Ano yung pagkakamali? Itinuturo ba natin ang Biblia ng may maling paraan? May mali ba sa katotohanan na ang tao ay maliligtas lamang sa biyaya ng Diyos at biyaya ni Jesus? At sinasabi rin ng mga tao sa atin, sinasabi ng mga yan na ayos lang daw magkasala at mamuhay pagkatapos ng kaligtasan. Ano? Ganun ba yung itinuturo natin? Kasinungalingan po ito. Ang mga naligtas ay tinuturuan na mag-aral ng maigi ng Biblia at mamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Ay, nako. At ito'y totoo. At hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuturuan ito, ay gayon kayo manatili. Ang ating Christian life ay may pagtuturo ng Espiritu Santo. Sa tuwing tayo'y nagkakatipon, dapat nating ipinalangin na matanggap natin yung turo ng Espiritu Santo. Diyos, ano ang gusto mong ituro sa akin sa araw na ito? Salita ng Panginoon po iyon. Habang tayo'y natuturuan, dapat tayong matuto at isagawa ang mga natutunan mula sa mga maliliit na bagay.
Mas malalaking mga bagay ang magagawa natin kung isasagawa natin ng paisa-isa ang mga maari nating gawin. Kung hindi natin gagawin ang mga bagay na kaya naman nating sundin, hindi ipapaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang salita. Kapag naunawaan natin na yung A, maunawaan din natin yung B. Kapag naunawaan natin yung B, maunawaan natin yung C. Dapat tayong matuto mula sa pagsunod. Ang salita ng Diyos ay hindi maunawaan ng mga hindi inuunawa ang pagsunod nito. Ano nga ba ang layunin ng pag-aaral ng mga salita niya? Para magpalaki ng marami ka ng magmalaki ka na marami ka ng nalalaman? Ang layunin ay para masunod ito. Kaya kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Ang pananatili sa turo ay pananatili rin sa Panginoon. Gayon din yung talatang nagsasabi, ay gayon kayo manatili sa kanya. Ito'y tumutukoy sa pamumuhay natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pakikisama doon sa mga born again na mga kapatiran, tumanggap ng saganang biyaya at buhay mula sa mga salitang natututunan. At natututo kung paano mamuhay ayon sa mga salita. Isa-isa, sinusunod yung mga salita. Ganito po iyon. Madali lamang ito. Kaya nga kung titingnan natin dun sa Juan chapter 14 verse 23, maaari ba nating ipakita ito sa screen? Juan chapter 14 verse 23. Ayun, nasa screen na po pala. Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya." Sino yung taong tinutukoy rito? Isang Kristiyanong born again. Siyempre, yung Kristiyanong born again ay nagmamahal sa Panginoon. Jesus loves me and I know I love Him. Tunay na iniibig ng taong ligtas si Jesus. Una tayong minahal ng Panginoon. Maging hanggang sa kamatayan sa krus. Paano nga natin siya hindi mamahalin? Dapat natin siyang mahalin higit sa anumang bagay sa mundong ito. If I ever love thee, my Jesus, this now. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Kung mahal ng isang anak ang kanyang ama, susunod siya sa kanyang mga salita. Kung mahal ng isang anak ang kanyang ina, gagawin niya kung ano yung nais nito at hindi gagawin ang kinapupuotan nito. At kung minamahal natin ang Panginoon, tutuparin natin yung kanyang salita. Ang taong tumatanggi sa anumang sabihin ng Panginoon ay hindi niya minamahal ang Panginoon. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ang aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ipagpalagay natin na maraming uri ng anak. Maaring may mga anak na sumusunod sa salita ng kanyang mga magulang. Meron din namang hindi. Meron ding matigas ang ulo. Maaring may ganito, tama po? Kung gayon, sino ang mas higit na mamahalin ng kanilang mga magulang? Yung masunuring anak ang higit nilang mamahalin, siyempre po. Kung titignan sa Malakias chapter 3, sabi doon, kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Higit na pangangalagaan ng Panginoon yung naglilingkod sa kanya. Gayon din naman, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, mas inaalagaan niya tayo, mas minamahal niya tayo. Pantay-pantay niya tayong minahal nang tayo ay maligtas. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, mas minamahal niya ang nabubuhay sa paglilingkod sa kanya. Ito yung ikalawang pagmamahal. Alam niyo po ba ito? Higit niya silang minamahal. Kung mas minamahal ko ang Diyos at sinusunod ang kanyang salita, ay mas higit akong minamahal ng Diyos at siya ay nagbibigay ng higit na magagandang bagay sa mga taong higit na nagmamahal. Palaging humihingi sa Diyos samantalang walang pagsunod sa Diyos. Kung gayon ay tiyak na bibigyan sila ng Diyos ng di kanais-nais na puso. Lagi silang humihingi, walang pagsunod. Hindi ba mas nais ninyong bigyan ang masunurin ng higit at higit pa?
kahit bago pa lamang siya humingi. Ganon din yung Diyos. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ano yung ibig sabihin ng verse na ito? Ang mga taong nagmamahalan sa isa't isa ay nais ding mamuhay ng magkasama. Ano pong klase ng lugar ang langit? Ang langit ay lugar kung saan nais manatili ng Diyos kasama yung mga taong nagmamahalan at sumusunod sa kanyang salita matapos maligtas. Ang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon ay ang pananatili sa kanyang mga salita. Dapat nating matutunan ang kanyang mga salita at sundin ito at mamuhay ayon dito. Manatili kayo sa kanya. Ang pagtalikod sa kanyang mga salita ay kapareho ng pagtalikod sa Panginoon. Habang nakikinig ng sermon, kanyang sinasabi, maraming salamat, ako ay mabubuhay ayon sa kanyang salita. Ngunit paglipas ng ilang panahon, siya ay nabubuhay ayon sa kung ano ang nais niya. Hindi iyon ang pananatili sa Panginoon. Dapat nating sundin ang bawat bagay na kaya nating sundin. Hindi ito ganun kahirap. Kung titingnan natin sa Ebanghelyo, ayon kay Juan chapter 15 verse 9, babasahin ko po mula sa verse 8. Nakabukas na po yung Biblia sa verse 8, tama po ba? Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami. Ang pamumunga ay ang pamumuhay na sumusunod sa bawat salita ng Diyos. Kapag naligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, ito rin ay pamumunga. Kung paanong ang puno ng ubas ay namumunga ng ubas, ang isang Kristiyano ay namumunga rin ng isang Kristiyano at nagbubunga pa ng sagana. Sa mag-asawa, ang panganganak ay bunga rin, tama po ba? Ang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay bunga rin. Maging ang masunuring pamumuhay ay bunga rin. Ngayon sa church, patuloy natin pinag-uusapan yung siyam na bunga ng Espiritu Santo at ang pamumuhay na sinusunod ang kanyang mga salita. Ang lahat ng ito ay para sa Diyos, para sa bunga ng kanyang kalwalhatian. Sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami. Matapos maligtas, dapat nating luwalhatiin ang Diyos, tama po ba? At pagkatapos ay magiging mga alagad ko. Hindi ibig sabihin na tayo ay magiging alagad lamang kapag niluluwalhati natin siya. Kundi ibig sabihin, ang pagluluwalhati sa Kanya ang patunay na tayo ay Kanyang mga alagad. Ang ligtas na tao ay alagad ni Kristo. Kaya nga dun sa Gawa chapter 2, mayroong 120 na tao na tumanggap ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Yung mga alagad ni Jesus at yung 120 na tao sa Jerusalem na nalangin ng sama-sama at napuno ng Espiritu Santo at ipinangaral ang Ebanghelyo. Noong panahon ngayon, nang ipangaral ni Pedro yung Ebanghelyo, 3,000 yung naligtas. Ito'y gaya nung nakasulat sa Biblia. Kung titingnan natin sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 28 verse 19, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin nito ay pangangaral na yung Ebanghelyo at pagliligtas ng mga tao. Gayun din, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Kung ipinapangaral natin yung Ebanghelyo, ang mga tao ay maliligtas at kung sila ay maliligtas, sila ay magiging alagad ni Kristo. Natututo ang alagad sa kanyang guro, sumusunod sa kanyang guro, nakikipagsapalaran kasama ang kanyang guro. Ang isang tunay na alagad ay gagawin ang lahat ng mga ito. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ay siyang ating guro. Tayo'y mga alagad ni Kristo. Ngayon, dapat tayong patuloy na matuto sa Panginoon. Dapat natututo tayo mula sa Panginoon at maging tulad niya. Maging tulad ng kanyang pagmamahal at kapakumbabaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Kung titingnan natin yung Ebanghelyo,
Ayon kay Mateo, chapter 11, verse 29, si Jesus ay maamo. Ibig sabihin niya ay tahimik na sumusunod. Hindi natin nalalaman kung gaano ka makapakumbaba o gaano mapagkumbaba si Jesus. Siya yung tagapaglikha, kapantay siya ng Diyos. At siya ay namuhay sa universe, namumuno sa universe. At siya yung hari ng mga hari. Ngunit, siya ay nagkatawang tao at hinugasan ang paa ng mga alagad at pinagaling yung mga taong mahihirap. Siya ay nagpaka mapagkumbaba. Sapagkat kayo'y binibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung nais ang isang taong ligtas na maging higit na mataas kaysa sa iba, ay nagiging mapagmalaki sa harap ng iba. Kung gayon, mayroong mali. Magiging mapagkumbaba ay ito'y katulad ng uhay kapag ito'y malapit ng anihin dahil ito'y hitik na bumababa ito. Pero yung uhay ng damo, tumatayong matuwid habang ito'y lumalago. Nagmamalaki. Ngayon, kung tayo ay ligtas, dapat maging tulad tayo ng Panginoon. Tulad ng Panginoon na maamo at may mapagkumbabang puso. At nang walang anumang salita, tahimik, mapansin man ng iba o hindi, sumpain man ng iba o hindi, ano ang halaga nito sa atin? Tahimik na sumusunod sa Panginoon. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Matuto mula sa Panginoon. At maging mga alagad ko. Ibig sabihin, ang patunay na tayo ay kanyang mga alagad ay halimbawa, kung pupunta sa bundok yung guro habang itinutulok yung kariton, habang pawisan na yung guro, susunod lang ba yung alagad sa likod ng guro at habang nagpapaypay sa kanyang sarili at kumakanta? Dapat din nilang itulak ito. Kinuha na ng Panginoon ang krus at humayo, kaya dapat din natin siyang sundin habang nagsasakripisyo at sumusunod. Tayo yung mga alagad ni Kristo, mga alagad. Natututo tayo sa Panginoon hindi lamang sa ulo kundi maging sa ating buti at isinasabuhay ito. Kaya ibig sabihin, habang tayo ay nananatiling sa Panginoon, ay makikita ang patunay na tayo yung mga alagad ni Kristo. Kaya nga, tingnan natin sa Juan, Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 15, verse 9. Juan, chapter 15, verse 9, kung paanong minamahal ako ng Ama, ay gayon din namang minamahal ko kayo, manatili kayo sa akin, pagmamahal kung paanong minahal ko ang Ama. Ako ng Ama. Ito rin ay makikita sa screen. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Alam niyo po ba kung gaano nga kamangha-mangha ang verse na ito? Gaano nga kamahal ng Ama ang kanyang anak? Sa Juan chapter 3, nang mabautismuhan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig at nabuksan at sa kanyang ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Gaano nga ba kamahal ng Diyos ang kanyang tanging anak? Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minahal ko kayo. Kung paanong minahal ng Diyos ang kanyang tanging anak, si Kristo Jesus, ay gayon din naman niya tayo minamahal. Naunawa niyo po ba ito? Gaano nga ba niya tayo kamahal? Minahal niya ba tayo ng kaunti? Hindi po, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Doon sa Ebanghelyo ayon kay Juan 15:13-14. Sabi rito, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Ang Panginoon yung kaibigan na ibinigay yung kanyang buhay para sa atin. Ibinigay ng kaibigan, yung kaibigan na yun yung kanyang buhay para sa atin upang tayo ay maging kanyang walang hanggang kaibigan. Posible ba na magkaroon ng kasinungalingang maging sa pagbibigay ng buhay para sa atin? Ang Panginoon ang ating kaibigan.
Siya yung nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Ibinigay niya yung kanyang buhay para tayo ay mabuhay na kasama niya sa langit at maging kanyang kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Kaya nga, dahil ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, maaari rin nating ibigay yung ating buhay para sa Panginoon. Subalit, hindi nakikita ang Diyos. Kaya paano? Upang maligtas ang ibang mga tao, dapat kong isakripisyo yung aking sarili at mahalin din ang mga naligtas kong kapatid. Ito yung patunay na tayo ay mga kaibigan ni Kristo. Patunay. Ang buhay pananampalataya ay hindi tungkol sa pamumuhay kung paano mo nais mamuhay at basta lamang dumalo lang sa church building. Dapat maging tunay kang Kristiyano, hindi peking Kristiyano, dahil napakaraming peking Kristiyano. Dapat tayong mamuhay sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos, mga alagad ni Kristo, mga kaibigan ni Kristo. Upang makapanatili sa Panginoon ay dapat manatili sa pagmamahal ng Panginoon. Tumanggap ng makasaganang buhay at tayo'y nananatili sa salita at sinusunod ito. Doon natin matatanggap o natatanggap yung pagmamahal at pagkatapos ay isinasagawa yung pagmamahal na ito. Isinasagawa. Jesus loves me and I know I love Him. Love brought Him down my poor soul to redeem. Yes, it was love made Him die on the tree. Oh, I'm certain that Jesus loves me. Minamahal ko si Jesus dahil minamahal niya ako. Iniibig natin ng Panginoon, kaya nating ibigay ang ating buhay para sa Panginoon. Tama po ba? Kahit na tayo ay mamatay ng ilang daang ulit para sa Panginoon, hindi natin masusuklian yung biyaya ng kanya, na kanyang ibinigay sa atin. Sinasabi ng Biblia, gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod? Ang Panginoon ay namatay para sa makasalanan na gaya ko. Paano natin, tayo na mga makasalanan, maunawaan yung pag-ibig na ito? Paano? Nung binuhay muli si Jesus, sinabi niya kay Pedro, sa Juan chapter 21 verse 15, Simon, anak ni Juan. Yung original na pangalan ni Pedro ay Simon. Yung pangalang Pedro ay ibinigay ni Jesus. Ang ibig sabihin nito ay magsimulang muli. Nang dakapin si Jesus, si Pedro ay sumunod kay Jesus sa malayo. Sabi, siya ay alagad ni Jesus. Hindi, hindi ako. Ikaw ay kasama ni Jesus doon sa na taga-Galilea. Sabi niya, hindi, hindi ako. At siya ay nagpasimulang manumpa at magmura na sinasabi, hindi ko kilala ang taong iyan. Siya ay natuwag. Gayunpaman, si Jesus ay namatay para kay Pedro. Simon, anak ni Juan, sinabi mo noon na kahit ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako ay kailanman ay hindi ka tatalikod. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Si Pedro ay maaring lubhang nahiya. At nalalaman ni Pedro na hindi niya kayang sumunod sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang sariling kalakasan. At naunawaan ni Pedro na si Jesus ay namatay para sa kanya at iniligtas siya. Kaya't kanyang ipinahayag, ngayon, tunay na iniibig ko ang Panginoon. Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Nalalaman niyang mabuti. Si Jesus ay nagtanong sa kanya ng tatlong beses at si Pedro ay sumagot ng tatlong beses. Ito ay dahil itinanggi ni Pedro si Jesus ng tatlong beses. Ang Panginoon ay nagtatanong sa atin, minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Dapat tayong sumagot, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Totoo, lahat ay nalalaman niya. At nais ang Panginoon na kumpirmahin ang pag-ibig na iyon sa atin.
Ang fellowship ay maaring mangyari sa pagitan ng taong sincero. Kung ang isang tao ay sincere at yung isa naman ay hindi, paano magkakaroon ng fellowship? Gaano katotoo ang Panginoon sa atin at gaano niya tayo iniibig? Kung iniibig natin ang Panginoon at sumusunod sa kanyang salita, ang tunay na fellowship sa Panginoon ay mangyayari. Ito yung buhay pananampalataya. Ngayon, tignan natin sa Juan chapter 15 verse 10. Juan chapter 15 verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Si Jesus, tinupad niya rin yung mga utos ng Ama. Kung tinutupad ninyo yung aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ano nga ba yung utos ng Panginoon? Doon sa John chapter 13 verse 34, sabi nito, makikita ninyo sa screen, Juan chapter 13 verse 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Ang lumang utos ay ang 10 utos. Kung hahatiin natin yung 10 utos sa dalawa, ang una ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang mga umiibig sa Diyos ng kanilang buong puso, kaluluwa, pag-iisip ay iniibig yung kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili. Ngunit meron ba talagang kayang gawin ito? Kaya mo ba talagang mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas mo? Hindi. Kaya mo bang mahalin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili? Kapag ba yung ibang tao ay nagugutom, kaya mo ba siyang pakainin kagaya ng pagpapakain mo sa iyong sarili kapag ikaw ay nagugutom? At kapag siya ay hubad, kaya mo ba siyang bihisan kagaya ng kapag ikaw ay hubad? Hindi natin ito magagawa bagkus sinisikap nating kunin ang mga nasa kanila. Tayo'y makakasalanan at hindi magagawa ang lumang utos sa pamagitan ng sariling kalakasan. Ngunit ano yung bagong utos? Iniibig tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay namatay para sa atin at ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng bagong buhay at nagbigay ng banal na espiritu. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kalakasan upang masunod ang bagong utos at nagsabi na ito ay sundin. Ito ay kakaiba. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo, ibinigay ko ang aking buhay para sa inyo, kaya't ibigin ninyo ang isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig na ito at ng banal na espiritu. Ayon sa Roma 5:5, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin, sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng banal na espiritu, kaya't kung paanong iniibig ako ng Panginoon ay dapat ibigin ko ang mga banal at dahil iniibig nila ang Panginoon, ako ay nahahabag sa mga hindi paligtas at iniibig yung mga brothers at sisters. Ito yung aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Una, ang mga naligtas na brothers at sisters ay iniibig ang isa't isa. Yung mga magkakapatid na ipinanganak sa isang magulang ay iniibig ang isa't isa. Ito ay pamilya. Yung mga magulang ay iniibig ang kanilang mga anak. Kahit nga yung mga hayop ay iniibig yung kanilang mga anak. At ang mga nanay ay namamatay para sa kanilang mga anak. Nabalitaan ko, may isang babae na nagsilang ng sanggol at itinapo nito sa basurahan. Ngunit may isang tao na nakatagpo nito at iniligtas yung bata. Yung ina, di nila sa bilangguan. Ito'y masahol pa sa hayop. Paanong itinapo ng ina yung kanyang anak sa basurahan? Ito yung aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang mga ligtas na anak ng Diyos ay hindi lamang iniibig ang Diyos, kundi iniibig ang mga brothers and sisters gaya ng pag-ibig ng Panginoon.
kung paanong pinatawad ako ng Panginoon, pinatatawad ko rin ang iba. Kung paanong nagsasakripisyo ang Panginoon para sa akin, nagsasakripisyo rin ako para sa iba. Kung iniibig ko ang sinuman, kaya kong isakripisyo ang aking kalayaan ng mga material na bagay para sa taong iyon. Ang pag-ibig ay tungkol sa kusang loob na pagbibigay. Ang pag-ibig ay ang panghihinayang na hindi pagbibigay ng higit. Ang pagnanakaw ba ay pag-ibig? Hindi po. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang manatili sa Panginoon ay manatili sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya dun sa 1 Pedro chapter 1 verse 22, ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Pagkatapos maligtas ng isang tao, kanyang maunawaan ang biyaya ng Diyos at natanggap yung katotohanan sa kanilang puso, kaya't yung kanyang espiritu ay naging dalisay. At minamahal niya yung mga kapatid mula sa malinis na puso, mula sa dalisay na puso. Ibig sabihin nito ay mayroong peking pag-ibig sa mga tao. Bakit? Maaring mag-isip ng ganito yung ibang tao, kung magiging malapit ako sa kanya, ano kaya mapapakinabangan ko sa kanya? Binibilang niya ang kanyang pakinabang at susubukang umibig sa taong ito. Ito ay hindi tunay na pag-ibig. Hindi tayo dapat magbilang ng kagaya nito. Gaano inibig ng ina ang kanyang anak? Ang pinakamalapit na pag-ibig ng Diyos ay ang pag-ibig ng ina. Gaano nila iniibig ang kanilang mga anak na kanilang isinilang? Gaano ako inibig ng aking ina? Sa tuwing iniisip ko ito, ito ay aking inaalala. Gayunpaman, hindi ko ito nasuklian. Palagi akong nangangaral ng ebanghelyo sa mga panahong iyon. Na-evangelize ko sila, yung nanay at tatay ko, at kanilang ipinamuhay ang buhay Kristiyano. Ngunit sa tuwing iniisip ko yung pag-ibig ng ina, ang kanilang pag-ibig ay walang kondisyon na pag-ibig. Siya ay hindi natutulog simula ng madaling araw upang pakainin yung anak. Ganon siya nagsakripisyo para sa kanyang anak. Ang pag-ibig ng ina ay malapit na magkatulad sa pag-ibig ng Diyos. Ang ama, iniibig din naman niya yung mga anak niya, kaya lang, hindi katulad ng pag-ibig ng ana. Ang mga ina ay nahihirapan sa pagbubuntis at sila'y nanganganak ng may sakit na halos ikamatay nila. At kanilang pinalalaki yung mga anak sa pamagitan ng pagbibigay ng gatas. Nakikita natin yung pag-ibig ng ina, tama po ba? Mula sa dalisay na puso. Sila'y nagbibigay ng paulit-ulit at sila ay handang magbigay ng higit pa. Kapag ang mga anak ay may sakit, iniisip nila na sana ako na lang yung may sakit kaysa sa mga bata. Mas mabuting ako na lang yung mamatay kaysa yung aking anak. Nakita ko yung ganitong pag-ibig sa aking ina noon. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa dito. Kung ating maunawaan yung ganitong pag-ibig, walang kondisyon nating iibigin yung mga kapatid. Ito ay walang kondisyon. Walang kondisyong pag-ibig. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa pamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kapag ang mga hindi ligtas na tao ay nakita yung mga ligtas na tao na iniibig yung isa't isa, wow, sila ay totoo. Paano silang umiibig ng ganito? Maari ba na maging kagaya nila? Sila ay mga may pagnanais na malaman ang tungkol dito at ninanais nila na maging kasama nila. Ito yung patunay na tayo ay alagad ni Kristo. Dun sa 1 Juan chapter 4 verse 12, pwede tayong tumingin sa screen dahil hindi ninyo po ito mahanap ng mabilis sa Biblia. 1 Juan chapter 4 verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos. Oo, tama. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, ngunit siya ay nagpakita sa pamagitan ng Biblia. Gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin upang maunawaan ito. Kaya't kahit na hindi natin nakita o nakikita ang Diyos, kung iniibig natin ang isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kung iniibig natin ang isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Alam ba ninyo kung nasaan ang Diyos sa pagkakataong iyon? Siya ay nasa kalangitan. Nasa kalagitnaan. Nasa kalagitnaan ng mga umiibig sa isa't isa. Kung iniibig natin ang isa't isa, siya ay nananatili sa atin. Dahil siya ay pag-ibig. Sa unang Juan chapter 4 verse 16, at ating nalalaman at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang Diyos ay nananatili sa pag-ibig. Kung tayo ay nasa kalagitnaan ng mga tao na umiibig sa isa't isa, ang Diyos ay naroon sa kalagitnaan nila. Kung iniibig natin ang isa't isa, ang Diyos ay kasama natin at ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapasakdal sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay mapupuno sa atin ng paunti-unti. Kapag ang pag-ibig ay naging sakdal sa atin, nangangahulugang ito na ang pagkatao ng Diyos ay nabuo sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay maraming pag-ibig. Ngunit ang Diyos, siya mismo ang pag-ibig. Ang pag-ibig na iyon ay unti-unting nabubuo sa atin. Ito yung pagkatao ni Kristo. Mapupuno tayo ng pag-ibig ni Kristo. Okay, ngayon, pinag-aaralan natin kung paano nga ba tayo mananatili sa Panginoon. Maraming bagay ang gusto kong ituro, ngunit ang oras ay halos patapos na. Simula ngayon, pag-aralan natin ito ng paisa-isa. Hindi natin kailangan magmadali. Oo, dun sa unang Korinto, chapter 1, verse 8 hanggang 9, kung kaya natin hanapin sa Biblia, pakiusapan natin, pero ito'y nasa screen din po. Unang Korinto, chapter 1, verse 8 hanggang 9. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, una sa lahat, sa verse 8, sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sa araw ng ating Panginoong Hesukristo, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan. Ang Panginoon na nagligtas sa atin, ang siyang magpapalakas sa atin hanggang sa makatayo tayo sa harapan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Noong tayo ay maligtas, ang ating kalagayan ay miserableng makasalanan. Pagkatapos nito, tayo ay pinalalakas hanggang sa huli, upang sa pagtayo natin sa harapan ng Panginoon na hindi tayo masusumbatan. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. Ang Panginoon ang siyang nagligtas at nagpapalakas. Ginagawa ito ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yung magulang ay nagsilang sa mga anak, ibinibigay nila sa kanila ang lahat. Binibigyan nila sila ng pagkain, damit, edukasyon, pag-ibig at tinutulungan ng paulit-ulit. Sinisikap nilang gawin ang kanilang makakaya upang maayos na mapalaki yung kanilang mga anak. Tama po ba? Ganito rin yung ginagawa ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos at patuloy niya tayong iniibig at tinutulungan hanggang sa makatayo tayo sa harapan ng Panginoon. Siya rin yung nagpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. Kamangha-mangha, hindi po ba? Hindi niya tayo kailanman iniiwan. At dun sa verse 9, hindi pa natin ito nabasa. Opo, tingnan natin dun sa verse 9. Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag tayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Tinawag kayo. Ibig sabihin, tinawag mula sa sanlibutan. Tayo ay naligtas mula sa sanlibutan. Ang ibig sabihin ng kaligtasan ay tinawag mula sa sanlibutan. Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Iniligtas niya tayo at mayroon siyang pakikisama sa atin. Ano ba yung ibig sabihin ng tungo sa pakikisama? Ibig sabihin, yung Diyos ay nagligtas sa atin at nagdala sa atin sa pakikisama sa Panginoon ay tapat at totoo.
Ang mundong ito ay tinatawag na lipunan kung saan sama-samang naninirahan yung mga tao. Walang tao ang mabubuhay ng mag-isa. Kapag bata pa, meron siyang fellowship kasama yung pamilya, magulang at mga kapatid. Kapag nag-aral naman siya, meron siyang fellowship kasama yung mga kaklase. Kapag nagtrabaho, meron fellowship ng sa mga katrabaho. At meron ding fellowship kasama ang parehong lahi. Merong fellowship yung magkakagrupo, yung mga ibon. Maya sa maya, agila sa agila, isda sa isda. Ganito yung fellowship. Ito yung fellowship ng magkakasama. Meron ding fellowship ang mga taong ligtas. Hindi mahalaga kung maganda o hindi, magkakulay man o hindi, magkapareho ng layo, hindi, may pinag-aralan man o wala. Dahil tayo ay mga ligtas, kaya magagawa nating mag-fellowship ng magkakasama. Tayo yung bayan na mabubuhay magpakailanman sa langit. Ang mga taong pupunta sa langit ay mabubuhay doon magpakailanman ay dapat ding mabuhay ng magkakasama sa lupa. Tama po? Tayo ang mga taong pupunta sa langit at maninira ang magkakasama kasama ng Panginoon. Kung gayon ay dapat ding tayong mabuhay ng magkakasama sa lupa. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ang may-ari ng ating fellowship at ang magkaroon ng fellowship kasama ng Panginoon ay ang ating Christian life, Ecclesia. Ang ligtas na banal, ang mga taong hiniwalay, ay pagsasama ng mga taong may pakikisama sa isa't isa upang paglingkuran ng Panginoon at pupunta sa langit. Tayo ay nasa pagsasama-sama, sa fellowship. Tinatawag natin itong fellowship sa English. Opo, maaring bang magkaroon ng fellowship ang taong ligtas sa hindi ligtas? Hindi. Ngayon ay dapat na tayong lumayo sa mga dati nating mga kaibigan. Nakakainip na sila para sa atin. Tayo na mga naligtas sa pamagitan ng isang dugo ay naging isang katawan, mga brothers at sisters. Meron na tayong parehong buhay, parehong pag-asa, parehong layunin ng buhay. Tayo ay magkakapatid. Ngayon, tayo ay sambahayan na ng Diyos. Ganun nga ito kaganda. Tingnan ulit natin sa talata sa Biblia. Oras na para tayo ay matapos. Gayunpaman, dapat natin itong patuloy na pag-aralan, yung Unang Juan chapter 1 verse 3. Tingnan po natin. Unang Juan chapter 1 verse 3. Kung nakita na po, ito po ay nasa screen. Ipinapahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo. Si Apostol Juan na isa sa 12 alagad ang nagsulat ng talatang ito. Tumanggap siya ng labis na pag-ibig mula kay Jesus. Yung aming nakita at narinig. Nakita niya si Jesus habang sumusunod sa kanya sa loob ng 3 at kalahating taon. Sa Unang Juan chapter 1, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Nahawakan niya si Jesus. Ito yung fellowship. Ipinapahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Meron kayong fellowship kasama ng mga kaibigan sa high school o sa school at sa tahanan. Napakaraming fellowship. Subalit sa katunayan, ang fellowship kasama ang mga ligtas na banal ay higit na mabuti kaysa sa mga ito. At tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang ating pakikisama ay sa Amang Diyos na nagligtas sa atin at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ang may-ari ng ating fellowship, banal na fellowship, kasama ng Panginoon. Ito ay banal. At ang mabuhay sa fellowship ay Christian life. Dapat tayong manatili sa fellowship. Ito ang buhay na nananatili sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Dapat natin itong pag-aralan ng paisa-isa. Kaya nga, mula ngayon, ang taong ligtas ay hindi na dapat mabuhay gaya ng dati. Ang buhay natin ay nabago na. Ang walang hanggang kapalaran natin ay bago na.
Ang pag-asa ay bago na maging ang layunin ng buhay. Ang paraan ng pamumuhay ay bago na. Ngayon ay hiwalay na tayo sa sanlibutan upang magtungo sa walang hanggang langit. Ang Diyos ay ating Ama. Ngayon, ang mga taong ligtas ay sambahayan na ng Diyos. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Totoo po ito. Ngayon, araw-araw ay dapat nating matutunan kung paano mamuhay ng nananatili sa Panginoon. Araw-araw, paunti-unti ninyong basahin ang Biblia simula sa Aklat ng Juan. Para sa mga bagong naligtas, pakiusap, pag-aralan ninyo yung Biblia mula sa Aklat ng Juan. Meron tayong 66 na aklat. Mahalaga lahat ito, yung nasa Bible. Pero tanging yung Aklat ni Juan ang nagpaliwanag ng husto tungkol kay Jesus. Kaya pakiusap, basahin ninyo ang Biblia araw-araw, kahit 2 chapters muna. At kung ayos na, maaari kayong 4 hanggang 5 chapters araw-araw. Basahin po ito. Yung pagbabasa ng malalim ng Biblia ay higit na mahalaga kaysa yung pagbabasa ng maraming chapters. At habang binabasa ninyo ito, may mga bahagi na naiintindihan ninyo at mayroon din namang hindi. Ayos lang naman po ito. Basahin ninyo lang ng basahin. Matututunan ninyo ang Biblia sa church. Matututunan ito ng higit at higit pa. Kapag naunawaan ninyo ang isang bagay, matututunan ninyo yung 10 pang bagay. Habang naunawaan ninyo ito, ay mapupuno kayo ng saya at kagalakan. At ang ating puso at buhay ay mababago ng paunti-unti. Dumali rin kayo sa church ng tuloy-tuloy, dapat ninyo itong gawin. Hindi kayo makakapamuhay ng mag-isa sa inyong Christian life. Hindi ninyo maunawaan ang Biblia ng mag-isa. Dapat kayong magtipon ng sama-sama tuwing Miyerkules at tuwing mayroong fellowship, cell group, o maging yung sa mga bahay-bahay. Habang nagtitipon, matututunan natin ang salita at ang ating pananampalataya at personalidad ay lalago ng paunti-unti. Umaasa po ako na mamumuhay kayo sa buhay na nananatili sa Panginoon. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin na mga laban sa iyo. Sinunod namin ang pagnanasa ng aming laman at namuhay sa walang kabuluhang bagay sa mundong ito. Inihiwalay mo po kaming banal at ginagabayan kami ng iyong biyaya. Iniingatan kami, tinutulungan at ginagabayan upang makapamuhay bilang iyong mga anak sa aming natitirang buhay bilang mga Kristiyano. Natutunan po namin yung salitang kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Pakiusap, samahan mo po kaming lahat at pamunuhan kami upang makapamuhay kami sa aming natitirang buhay para sa iyo sa loob ng fellowship. Pakiusap, ingatan at gabayan mo po kami hanggang sa araw na makatayo kami sa harap ng Panginoon. Ipinagkakatiwala lamang po namin sa iyo ang aming natitirang buhay at dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.